So yun, so importante talaga yun sa mga bata kasi sila yung magiging future eh. So para totoo pala yung kay ano, kay Jose Rizal na yung kabataan pagkaas ng bayan. Kasi tayong mga malalaki dito, tayong matatanda, ganun. Tayong matatanda ko. Halo kasi yung magtuturo sa kanila eh. So yung ginagawa natin ngayon dito, na ibinibigay natin sa mga bata, tinuturo natin sa kanila, siya yung magiging next 20 years, 30 years. So hindi siya ano eh, hindi siya walang kabuluhan yung pagturo natin sa kanila. Malaki yung kabuluhan kasi sila yung magdadala ng future. Kasi sila yung magtapos, ipapasa na rin naman nila sa kanilang mga anak, mga, di ba? So, ako bata pa lang, pakita natin sila ng mga kabutihan sa mga kabutihan dahil nasa Bible. Ito po yung sa isang ano dito, isang verse sa Proverbs, tulungan mo ang mga bata na dapat niyang naaral. At pagka tumanda siya, siya ay hindi niya iiwalayan. Ano po ba, naniniwala tayo lahat dito? Kasi ano eh, yung mga bata talaga, parang ano, nire-record nila yung ginagawa ng mga matanda. Kasi kung sinabi mo, ano, sinabi mo, yung ano ba ito? Yung iba sa bata, na, kasi naalala ko, kapag ginawa mo ito, sabi niya, uy, may multo dyan. Di ba? Parang ano, parang taliwas kasi, hindi mo dapat siya takutin ng gano'n. Parang ipaintindi mo sa kanya kung bakit kung ito, bakit ganyan. Huwag mo siyang, huwag mong ipasok yung ibang aral, huwag mong ipasok yung ibang turo na may mundo dito. Tapos sasabihin, lalabas yung pari dito, sa suga, di ba? So yung ano na, yung katotohanan, para, kasi alam ba, maintindihan yun eh, kahit paulit-ulit kong sabihin sa mga bata, na alam ko mapipick up nila yun kahit ulit-ulit. Huwag sana tayong isawa, huwag lang puro huwag lang telepohan na gano'n. So yung mga luto na parang lang sumunod sa kagustuhan natin. At yun, hindi siya hiniwala yan yung mga sinasabi ng mga matanda sa bata. At dito rin po sa Ephesians 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamukahi ang galit sa inyong mga anak. Kundi, iinturuan sila ayon sa saway at araw ng Panginoon. So, pinapakita ko dito na yung galit, ano mo yan, isang tabi mo yan. Ang ibigay mo sa kanya, yung saway at araw ng Panginoon na nasa Bible. Ito yung salita ay makapangyarihan. Di ba sinasabi dito na ang nasalita ng Diyos ay nakakahiwa ng kaluluwa, di ba? Na hindi kayo hiwain ng ibang bagay. Tapos ito po sa Matthew 5, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Let your light shine before all men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So maging ano sa ipinapakita ko sa yung ano na to, yung mga na numbers na i-share ko sa inyo. Ang maging ilaw tayo, hindi yung ilaw na ano ah, yung ilaw na maging example tayo, good example tayo sa mga nasa paligid natin. Be aware sa mga ginagawa natin. Lagi natin isipin na kung tama ba ito, nakita nila, tama ba ito. Hindi lang para sa ibang tao, para sa din sa Panginoong Diyos na nasa langit. Hindi lang ito ginagawa natin para maging ano tayo, parang sikat ganyan, na ito mabuting tao. Kasi ginagawa niya ito para sa ating Ama na nasa langit. Tapos bago po ako magtapos, Am I a good example? Sana matanong natin sa sarili natin sa bawat oras kung
laging mabuti pang ano tayo, example sa ibang tao. Hindi man, hindi pa naman nahulihan lahat eh. Kasi nandito naman tayo, buhay pa. Diba? I-share natin, ay i-ano natin, ilagay natin sa isip natin na na lagi tayong maging good example sa iba. Yun lang po. Sana po may natutunan po yung tayo sa araw na to. At sana lahat tayo maging good example sa ating kapwa.